Corina Sanchez, Patrol ng Pilipino. Umugong ang balitang gagamitin umano ng palasyo ang media para malusutan ang mga isiniwalat ni June Lozada laban sa ilang opisyal ng gobyerno. Dalawang kilalang mamamahayag ang nadawit sa isyung ito. Nagpapatrol, Ricky Carandang. Hindi lang ang gobyerno ni Pangulong Arroyo ang nadadawit sa lumalaking ZTE scandal. Pati ang papel ng media ay naka-question ngayon. Unang lumabas sa pahayagang Philippine Daily Inquirer ang alegasyon na gagamitin ng palasyo ang media para maging pabor sa kanila ang pagbalita tungkol sa issue ng ZTE. Ayon sa Inquirer, pauulanan daw ng pera ang media. Partikular na nabanggit ang pangalan ni GMA7 News Anchor na si Mike Enriquez. Noong Sabado, ipinaliwanag ni Lozada sa ABS-CBN ang sinabi sa kanya ng defensor tungkol sa media. That was the time, mag-deny ka na lang. Tawagan na natin si Mike Enriquez lang. I was always expecting a broadcaster, tatrabahohin na lang sa media. And in fact, one paper, I was so touched by them when one of their editors even admitted that the one of their editors at on duty the previous day was actually did receive money to sanitize the stories about me. Mabilis at madiin namang itinanggi ng GMA7 na maaring utusan o ipangako si Enriquez ng mga opisyal ng palasyo. Sa hearing sa Senado kanina, ipinaliwanag ni Defensor na nabanggit lang ang pangalan ni Enriquez bilang halimbawa ng isang taga-media na pwedeng mag-interview kay Lozada. May kilala ka bang kaibigan sa media na pwede mong kausapin? Sabi niya, wala pare. O sabi ko, di, kumanap ka ng isang credible, reputable media personality na pwede ka magpa-interview. Sabi ko, kung gusto mo, ayusin ko ang interview mo kay Mike Enriquez at yung sinabi po niya na hindi niya matanda ang babae at kay Marites, referring to Marites Vitug. Nabanggit din ang pangalan ng editor-in-chief ng Newsbreak Online na si Marites Vitug. Pero ayon kay Vitug, tinawagan rin lamang siya ni Defensor upang tanungin ang background ni Lozada. According to Mike, ako yung unang journalist na tumawag sa kanya at lagi kong tinatanong kung, you know, how's June Lozada, where is he, sino ba siya. So I guess nakita niya yung interest namin sa story at sabi niya siguro pwedeng magpa-interview ka doon dahil, you know, we were really after the story. Yun lang talaga ang gusto namin. Group of friends. Paglilinaw ni Defensor, hindi niya kailanman ipinahiwatig na nabibili ng palasyo ang media. Pero para kay Lozada, sa tindi ng mga banta sa kanyang buhay, wala siyang ganap na mapagkakatiwalaan. This is really the most difficult part because it will now pit like my word against Mike. This is, I guess, one of the saddest part of this testimony for me because I just have to stand by my word. Ricky Carandang, Patrol ng Pilipino. Napilitang umamin si Mike Defensor na sinabihan nga niya si June Lozada na itanggi na siya'y kinidnap. Emotional din ang harapan ng magkaibigan sa Senate hearing kanina. Nagpapatrol, Ina Reformina. Mula sa poll sa kanyang testimonya, binigyang halaga ni Mike Defensor ang malalim na pagkakaibigan nila ng controversial ZTE star witness na si June Lozada. Si June, although through another group of friends, ay malapit din po sa aking kapatid. Inaanak niya yung bunsong anak ng aking nakakatandang kapatid. Sa 20 minutong testimonya ni Defensor, pilit niyang ipinakitang wala siyang nalalaman sa ZTE at sa mga nangyayari kay Lozada at nais lang niyang makatulong. Sa una'y tila consistent naman ang salaysay niya, pero nang mapuntang usapin sa umano'y press con na iminungkahi niya kay Lozada, dito na nagsanga ang kanilang pahayag. Taliwa sa sinabi ni Lozada na sinabihan siya ni Defensor na itangging kinidnap siya, sa bersyon ni Defensor, wala raw siyang ganoong binanggit. Ganito ba exact? Ito yung term, correct naman ako, I'm sure, ni Secretary Defensor kung nagkamali ako. Sabi niya sa akin, sige, tapusin na rin natin to kasi nga nasasaktan na si ma'am, no? Sabi niya, tumawag ka na sa... Sino si ma'am? Malamang po si Presidente. No, so, ang sabi nga po na, tapusin na natin. Tapos sabi niya, deny mo na lang na kinidnap ka.
tapos na yun. Ibig sabihin, alam niya kidnap yun, kanya pinapadeny sa'yo. Pakitanong nyo na lang po si Secretary Defensor kung anong ibig sabihin na. Wala ko sa'yong hiningin kondisyon, wala ko sa'yong hiniling denial, wala ko sa'yong pinapagawa. In fact, if you recall, I told you, whatever you will say, and until now I will tell you that, you will still be my friend, dirispetuhin kita. Pero sa emosyonal na sagutan nila ng maghumapo, naging defensive si Defensor sa usapin ng 50,000 pisong ibinigay niya kay Lozada. Kasunod nito, nagbago na ang tono ni Defensor. Inami na rin niyang ipinapatanggi niya kay Lozada ang pag-kidnap sa kanya. Sabi ko, pare, kamusta naman yung pangangailangan mo? Kinapitan mo pa ako. I recall, kapit mo ko, hinihila mo ako. Sabi ko, pare, ikaw naman, personal na tulong lang to. Lumapit ako sa asawa ko, you were a meter away. Sabi ko, Julie, paying pera, and then binulong ko yung amount. Ang ayoko lang palabasin, may kondisyon yung pera. Totoo yun, nag-usap kami, sabi ko, pare, mag-press con ka na, i-deny mo na itong nangyari. So in short, mawala yung tulong, yung pampalengke na tulong, hindi mo dinideny na sinabi mo sa kay Engineer Lozada, pare, magpa-press con ka, i-deny mo lang na nakidnap ka. Totoo po. Okay. Sinabi ko po sa kanya yun. And I mentioned that during my presentation. So ang objection mo lang is, walang kaugnayan ito sa yung sa pagbigay ng tulong. Yes, Mr. Chairman. Okay. Sa huli, nakita mismo ng publiko ang kilaba gumuho ng pagkakaibigan ng dalawa.